Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay unang araw ng Hunyo, ating ginugunita si San Justino, isang martir. Ganoon din, sa araw na ito, tayo'y nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos sa mga nakapasa bilang public accountant. Ano? Maraming nakapasa. At ganoon din, pinagpapasalamat natin ang biyaya ng buhay na patuloy na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkilala kay Hesukristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay aminawang makamtan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang nag-iintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kaniyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman
Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang iyong lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nawa'y sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap, kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Ganoon din, kasama natin sa mga nasa bahay, nasa tahanan, mga nakikinig sa pamagitan ng himpilan ng radyo ng Archdiocese, ang Radyo Totoo. Ganoon din,
kasama natin sa Facebook Live ng National Shrine. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong umagang ito, no, ating napakinggan ang usapan ng mga matatanda ng bayan, ng mga saserdote, ng iskriba at ni Jesus, no? Siya'y tinatanong, saan galing ang iyong karapatan, ang iyong authority, ang iyong kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na ito? Anong mga bagay na ito? Yung kanyang mga ginagawa, mga himala, no? Yung magpaalis sa templo ng mga tao, no? Yung kanyang hambalusin lahat ng mga nagtitinda sa loob ng templo. Sabi niya, saan galing ang iyong karapatan, no? Na iyan. At binigyan din sila ng tanong ni Jesus. At alam natin ang naging sagutan nila. Mga minamahal na mga kapatid, una, ang mga iskriba, ang mga pariseyo, di nila kilala si Jesus, no? Kaya wala silang kababaang makinig sa kanila, kay Jesus. Mga ito yung matataas. Kaya sila'y walang humility to listen sa kanila. Hindi sila mababa ang loob na pakinggan si Jesus. Sapagkat hindi kilala, no? Tingnan niyo sa ating panahon ngayon, no? Kapag ka ang isang bata, ano, walang humility to listen sa kanyang magulang, ang hirap, no? Yung iyong kababaang makinig sa mga taong pinagkatiwalaan ng kakayanan o ng kapangyarihan, no, ng Diyos. Kaya, anong iyong gagawin kapag ka may mga taong matigas ang ulo, ayaw makinig, no? Anong ating gagawin? Anong ginawa ni Jesus? No? Ginawa niya ng paraan na matigil ang mga iskriba, ang mga pariseyo, ang mga punong saserdote. No? Ginawa niya agad ng paraan na mapatigil sila, no? Na sila'y mapababa, no? Na sila'y matrap sa kanilang kalalagayan, sa kanilang sitwasyon, no? Kaya pag kami mga tao sa palibot natin na alam nyo ay ginagawang ka ng paraan o kaya ang pakaramdam natin ni sila'y toxic sa iyo, gawan mo agad ng paraan na sila'y matigil, na sila'y lumayo o kaya ikaw ang sarili mo ang lumayo sa kanila. Si Jesus, ginawan agad niya ng paraan na mapatigil ang mga taong ito, no? Sapagkat hindi nga kumikilala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang authority ang mga ito. Kaya mga minamahal na mga kapatid, unang bagay na ating pwedeng makita ngayon sa paginilay natin sa mabuting balita, magkaroon tayo ng kababaang makinig sa mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng kakayanan na tayo ay pamunuan. No? Pakinggan natin sila, no? Sapagkat sila'y pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan o ng kapangyarihan. Yung humility to listen, no? Padalwa, pagka ang mga taong nasa palibot mo ay ginagawang ka ng paraan na ikaw ay maibagsak, no? Na hindi ka kilanlin, na hindi ka irespeto, gawan mo din agad ng paraan na sila'y ma-stop, no? Na sila'y matigil, no? Sapagkat ganyan ang ginawa agad ni Jesus. Ginawan agad niya ng paraan na mapatigil. Hindi niya sinagot ang tanong, no? Kaya sa banal na misang ito, yan ang ating hilingin sa Panginoong Diyos, no? Na tayo magkaroon ng kababaang loob na tayo'y makinig sa Diyos, no? Sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat,
No? Kung tayo hindi makikinig sa Diyos, lalo na tayong hindi makikinig sa mga taong sa magulang natin. Yan ang unang binigyan ng authority ng Diyos sa atin, ang magulang natin. Pero kapag ka ikaw ay hindi marunong makinig sa Diyos, hindi ka rin makikinig sa kanila, no? Kaya matuto tayong makinig sa Diyos. Paano makinig sa Panginoong Diyos? Ang Diyos ay iba't ibang pamaraan ang kanyang ginagamit para ikaw ay makinig sa kanya. Hindi rin lamang sa katahimikan ang Diyos nangungusap, no? Kahit sa kaguluhan na nangyayari sa kaibuturan ng iyong puso, ang Diyos ay nangungusap sa iyo para ikaw ay makinig, no? Maraming events sa mga pangyayari sa buhay mo, ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Mga pangyayari para lang ikaw ay makinig sa kanya. Napakadami ng ginagamit ng Diyos. Alam mo yan sa sarili mo kung ano-ano ang ginagamit na ng Diyos sa iyo para lang makinig ka, para lang maging humble ka, para lang maging mababa ka sa kanyang harapan. Alam nyo yan. At ramdam nyo yan kung ano-ano ang ginagamit ng Diyos. Ngayon, meron ka bang humility to listen sa Diyos? Yung humility to accept na ito na pala ang sinasabi ng Diyos sa akin. Marami yan. Minsan, masasakit pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Minsan, ang hirap unawain, ang hirap tanggapin. Sapagkat para sa iyo, ganito ba ang paraan ng Diyos para sa akin? Ang hirap naman, no? Minsan sa ibang tao, pagiging successful, no? Minsan sa ibang tao, pagtatagumpay sa maraming bagay. Sa iba, hindi. Sa iba, yung ikaw ay makapasa, no? Sa iba, yung pagbagsak, no? Iba't iba ang ginagamit ng Diyos. Ang pinakamahalaga, meron kang kababaan ng loob na makinig at tanggapin ang mga bagay na pinasasabi ng Diyos sa iyo. Pero kapag hindi ka nagdadasal, hinding-hindi mo mahahagip ang mga bagay na misteryo na pinaabot sa iyo ng Diyos. Kaya lagi ang key factor sa atin, lumuhod, manalangin, at magdasal. Para sa mga maghahandog ng sobra, ipakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat naganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghang banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila,
ay dadalaw dito sa pambansang Dambana ngayong araw, ika-isa ng Hunyo, sa ganap na ikalabing isa ng umaga, upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito ang mahal na Birhen hanggang ikawalo ng Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ikalima, ang pambansang Dambana ay mag-i-sponsor sa Misa Triduo para sa kapistahan ni San Francisco Caracciolo, ang tagapagtatag ng mga Adorno Fathers. Ito ay gaganapin ngayong ikalawa ng Hunyo sa Marian Orchard. Sa ganitong diwa ay humihingi kami ng inyong suporta para sa mga school supplies na ating iahandog sa Misa Triduo. Para sa inyong donasyon at mga detalye, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pag-apal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaing lahat at pinagbala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig.